Ang first letter sender natin ay CRR. Okay. Sabi niya, yung housemate ko, nakahati ko sa apartment, sobrang burara maingay, pero lagi naman magbabayad on time. Malapit na i-renew yung contract namin, pero di na ako pumirma. Gusto ko ng maayos na roommate, kaso nahihirapan ako maghanap ng bagong titirahan. Tama ba na umalis ako from RR? Oh no, hirap nun! Ano yung housemate mo? I'm sure si Kiara, you know, she's moving to her own home. Ako naman, I've moved out of my place na nun before and I've lived on my own. Sobrang importante talaga ang peace of mind. Kaya naiintindihan ka namin kasi dapat pareho yung personality mo with your roommate. Kung tahimik ka, ayaw mo ng roommate maingay. Na maingay na palagi nag-invite ng mga tao. Mahirap yun. Or ikaw yung palagi naglilinis. Ayaw mo yung burara. So it sounds like you're medyo may pagka-OC. Alam mo yun, gusto mo malinis lahat. So I'm always for peace of mind. But of course, diba, nahihirapan ka nga maghanap ng new place for you. Well, maybe also, wag masyadong mataas yung standards siguro. Maybe you can find a place na mas mababa yung presyo kasi ngayon, yung swap since, pa rin. Oh, committed ka na ngayon, diba? Kasi hindi ka nga pipirma. Or nag-iisip ka pa lang, dapat ngayon pa lang sobrang naghahanap ka na mas mababa yung presyo, maybe close but not so close exactly to the place na you want. Kasi mga prime area, mas mahal, diba? Pero at least ngayon, yung real estate hindi pa ganun kamahal eh. Kaya maybe it's the perfect time to really look around. And maybe you can also look for another roommate. Maybe pwede mong i-post sa online mo na yung friends mo kung meron kailangan ng roommate or family members na kailangan ng, I don't know, cousins mo na baka they're gonna be moving out as well. They can share with you. Or you can think about going back to your home. Kasi ako, number one sa akin talaga ang peace of mind. Totoo yun. Ako nakaka-relate ako doon kasi gusto ko pag, alam mo yun, tatrabaho ka buong araw at the end of the day, gusto mo yung, kahit may kasama ka man o hindi, yung sobrang relaxed ka sa bahay mo na alam mo, ay, at peace ako, makakapagpahinga ka ng true. Maayos. Kasi doon ka mag-recharge for the next day, di ba? Pero kung ako sa'yo, sa nag-send nito si RR, don't stop looking. Yeah. Kasi kahit ako nung naghahanap ako ng place ko, talagang took me months para maghanap na hindi ako nag-stop. Kahit may nagustuhan ako, hanap pa rin ako. So you have many options. At mas marami kang, kasi meron yan eh, for sure, di ba? Naku, ang lawak na itong ano, lugar natin. Meron at meron kanyang mahanap. Tsaka meron mga iba gusto ng rush na, you know, mag-rent ng place. Kaya sometimes, if they haggle, okay lang sa kanila, basta lang makuha yung lugar nila eh. How about you, Gina? What do you think? Ako, feeling ko, I think what you should have done is, dapat nag-decide ka na mas maaga so that before pa your contract was expiring, dapat humahanap ka na ng iba. Ah. Diba? Para at least, you plan ahead. Kasi now, if you don't sign it, where are you gonna stay now? Diba? You might start moving down, diba? Like your lifestyle or whatnot. Mm-hmm. So I think you should have done it beforehand. And I disagree, dapat you should stay if you don't have a replacement. That's just me. Pero, as what Kiara said, there's a lot of naman nagpaparent, especially sa Pasay. We also have, kasi if you want, meron kaming mga affordable housing dun sa may Pasay. Pwede. So, feeling ko tines niya yung friend niya, you know, hoping na magbago. Pero hindi talaga magbabago yung friend mo eh. Ganun na talaga siya. Ang hirap kasi pag hygiene na. Burara daw eh. And not only that, alam mo yung pag may roommate ka, tapos hindi mo talaga sobrang ka-close, yung pagkain mo sa ref, ang hirap makiano yun. Mag-iwan ka ng pagkain, biglang nawala. Ay, grabe! Nako, mag-World War II tayo dito. Kaya kailangan talaga, swak na swak kayo ng ano, kasama mo, yung housemate mo. Yes. Totoo yan. Ayan.